Matapos ang walong buwan, pinalaya na ang dalawang Pilipinong TV crew na binihag ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Hunyo ng nakaraang taon nung nabihag ang dalawa kasama ang Jordanian journalist na si Bakker Atyani sa hulo sa Sulu. Hindi pa natutukoy ngayon kung nasaan si Atyani. May report si Steve Dailisan. Mag-alas 12 ng hating gabi nung Sabado, nagisingin ng isang tawag ang pamilya Vela sa Tinambaca, Marina Sur. Ang nasa kabilang linya, si Ramilito Vela, ang isa sa dalawang Pilipinong cameraman na binihag ng Abu Sayyaf sa Holo, Sulu. Kwento raw ni Ramilito, kasama niya ang isa pang Pilipinong cameraman binihag din na si Rolando Letriro. Ligtas daw sila at nasa isang hotel sa Patikul, Sulu. Hindi naman nagaksayan ng oras sa mga sundalo. Sinundo ang dalawa sa Patikul at dinala sa Zamboanga City para masuri ng mga doktor. Both of them are suffering from moderate dehydration, tapos pagod na rin doon sa biyahe. Kanina dinala sa Camp Crame ang mga binihag na cameraman. Iniinda ni Vela ang sakit sa likuran at pamamagaan ng kanyang binti na posibleng dulot daw ng sobrang paglalakad nung bihag pa sila. Kainit yung mamamatay kasi nangyari. Hindi mo alam kung saan ka tatakbo, kung anong gagawin mo. Kasi pag pumutok ng malakas, halos malapit kami sa area eh. Pag ano, pag yung hindi na masyadong maano yung putukan, linayo na kami. Ang hirap. Gabi nitong Sabado ng palayain ng dalawa ng bandidong grupo. Basta na lang daw sila iniwan sa isang lugar na may tricycle at mula roon, bumiyahe sila papuntang Pier. Dahil gabi na, wala na raw masakyan sa Pier kaya nagpalipas muna sila ng magdamag sa isang hotel. Doon na raw tinawagan ni Vela ang kanyang misis. Ako'y nagpapasalamat at nakabalik ang anak ko ng buhay. Maraming salamat. Naisip ko lang na buhay sila, maayos sila. June 2012 nang tumulak patungong Holo, Sulu ang dalawang cameraman kasama ang Jordanian journalist na si Bakker Atyani. Ang kanilang pakay, ma-interview ang commander ng Abu Sayyaf na si Nasser Igasan. Sa ngayon, wala pang balita tungkol sa journalist na si Atyani na matagal na raw hiniwalay sa dalawang cameraman. $3 million daw ang hinihinging ransom ng mga rebelde mula sa pamilya ni Atyani sa Dubai. Gayunman, iginigit ng PNP Sulu na walang naganap na negosasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng Abu Sayyaf. I don't want to speculate because alam nga natin marami na itong nag-negotiate nga dyan for 7 months na ito eh. Hindi pa raw malinaw kung bakit pinakawalan ng dalawang Pilipino. Gayunman, malaki raw ang posibilidad na may kinalaman ito sa naganap na bakbakan ng Abu Sayyaf at Moro National Liberation Front sa Patikul, Sulu. Nagsimula ang sagupaan ng dalawang grupo kahapon, isang araw matapos pakawalan ng dalawang cameraman. Ayon sa Western Mindanao Command, may natanggap silang report na tumutulong ang MNLF sa pagpapalaya sa mga kidnap victim. Tinatay ang 23 na ang namatay sa bakbakan, 16 sa mga ito mula sa hanay ng MNLF. Steve Dailisan, GMA News.